paano ako napunta dito sa Grace Church at kung paano po ako sinubo. Ang pamilya ko po, ako po at ang pamilya ko ay sagradong katoliko po kami. Talaga pong prayerful naman din po ako, lalo po yung pamilya namin. Kaya nung si Aryan po ay nag-uumpisa na umatend-attend ang mga sa Christian Church. Actually, sinama po niya ako sa Victory, kami po nandali niya. Tapos, nasama rin po niya ako dun sa parang isang room lang na Grace Church na siya. Ngayon si Aryan po, talagang napaka-aggressive. Pero siya po, hindi pa po siya ganun ka-ano sa church talaga. Pero nararamdaman ko na po na parang inuunti-unti niya na po kami, na parang gano'n. Pero siyempre nakakaramdam po kami. Si daddy po niya, matigas po, di ba? Alam niyo naman po si daddy, college, pero lumambot na rin po yan. Nung daddy niya nakakaramdam na, sabi po ng daddy niya, Aryan, ang inang ko, parati yan sa ano, sa church, sabi niya, be born Catholic, ipinanganak akong Katoliko, mamamatay akong Katoliko. Yun po talaga yung sinabi ng husband ko. Tapos ngayon, di, okay na po yun. Eh, dumating po yung pandemic noong April 2020. Ako po ay isa sa pioneer na nagkaroon ng COVID. Napaka, ang lala po nang nangyari talaga sa akin na halos life and death na rin po talaga. Si Aryan ko, ang tinatawagan nyo lang po kami kasi pandemic nga po, lockdown nga noon, by phone lang. Tapos one, ano po, sa katatawag niya everyday, sabi niya, inother niya po yung family ko, yung anak ko, kami ko tsaka si Maan. Tapos kami pong family, pinray over niya po talaga kami sa by FB Messenger lang, na yun niya, na Lord, ganyan, basta pinray over niya po kami. Nung pagtawag po ng tawag si Aryan, hindi pa po kami naniniwala or hindi pa po talaga kami convinced kasi alam niyo naman po, isa hindi po nakakakilala kay Aryan, medyo maldita po talaga yan nung araw. Opo, Tino Pastor. Medyo maldita po talaga yan si Aryan. Talaga po naamin po naman. Pero masakit po sa akin, di ba, bilang mother na ako po yung magsasabi maldita yung anak ko, di ba? Parang sa akin yun, na gano'n ba yung mapapalaking ginawa mo sa anak mo, gano'n. So yun po, sa kakakulit po ni Aryan, inofera niya po kami na mag Bible study, yung 7 days po na encounter. Hindi po kami nagdalawang isip na, kasi alam niyo po yung matawag sa'yo eh. At nakita naman po talaga namin yung transformation kay Aryan. Kaya sabi ko talaga, yeah. Wala, di ba? Ikaw nga, ganyan ka. So, nakita po namin yung transformation kay Aryan. So, yun, in-encounter niya kami 7 days na, which is ang dami naman po talaga namin natutunan. Hanggang umaattend na po kami ng Equip Plus, may Grace Night po kami, meron po kami Young at Heart, tapos nagsa-Sunday service po kami. Although, hindi naman po kami ganun consistent, pero praise God po kasi sa nung sinama po kami ni Aryan doon, ang dami po talaga naming natututunan. Eh yung dati po siya, alam niyo naman po sabi niyo, yung dami-dami naman, meron pa Wednesday, meron Thursday. Talaga po gano'n, opo. Eh syempre, di ba, hindi naman po tayo pare-pareho, gano'n. Tapos ngayon, hanggang dumating na po yung Workers Convention, nung sinabi ni Aryan, may re-register ko na kayo. Sabi, parang hindi rin po kami, alam mo yung hesitant, gano'n, hindi po 100% na umu-okay. Tapos nung, may bayad na, sabi ni Aryan, bayad na, binayaran ko na kayo. Eh, okay na po. Okay na po. Okay. Nung nasa Workers' Convention po, talaga, napakasarap po ng pakiramdam. Talagang, yung Holy Spirit, talagang, alam mo yung matapag po kayo ng 8 to 10 ng gabi, na puro si Lord lang, nakapokus ka lang kay Lord. Parang napakasarap po talaga ng pakiramdam. Tapos nung, ay actually, nung bago pa po kami pumunta sa Workers' Convention, nag-uusap po kami mag-asawa na magpapabaptize pa tayo. Kasi hindi pa po kami ganun talaga
20% namin talaga wala pa. So sabi namin, huwag muna tayo magpabaptize, gano'n. Tapos nung nandun na po kami, sa Workers Convention, mga 2 days after na po, 2 days na po kami nag-worship fellowship, nung sinasabi na po ni Pastor Wes kung sino yung gusto magpabaptize, tinanong ko po si Mr. ko, sabi ko, magpabaptize na tayo. Sabi niya, sige, sabi niya, total, ano pa ba hinihintay natin? Kasi yung Holy Spirit, nakita ko naman po talaga, talagang pumasok din naman din po sa kanya, gano'n, siguro talagang yung kaaway lang talaga, ganyan. So yun po, nung sa Workers' Convention, talagang napakasarap po ng pakiramdam. At dumating pa po yung life count, parang mas sobra talagang, ganun din po ang naramdaman namin, kasi napakasarap kasi kasama ko yung mga young at heart. Parang nag-enjoy po ba? Ano? So, kahit hindi ko kasama si Mr. Bo, ako nag-enjoy talaga ako kasi ang saya, ang ganda, talagang worship din ganyan. Tapos meron pa tayong tatlong bagay, si Pastor Lay. Napakaganda yung prophecy niya talaga. Ang galing talaga. Tapos, yun na po, siguro talaga pong sinusubok tayo, sabi nga ng mga pastors natin, although hindi mo po puro maganda, di ba, susubukin po talaga tayo. Nung pumuwi na kami, galing ng live camp, di, natulog na po, syempre, pagod. Nung Sunday po, 5:30 a.m., umuukol daw po ako, sabi ni Mr. ko, ang lakas-lakas ng pag-uukol ko, yung parang nagsasalita ako na, hindi ko alam, siguro yung kaaway, ganyan. Tapos, ginising niya ako, red, ganyan. Sabi ko, di ba usually po, pagka nagbabangungot, pag ginising ka, gising ka, magigising ka, di ba? Parang magkakamali. Ako hindi po talaga. Nung, ang ginawa po niya, winagot niya ako ng winagot, ganyan, binangon niya ako. As in dead po talaga, literal. Namatay po talaga ako, literal, siguro mga 5 to 10 minutes. Na niniyuyug-yug niya ako na rin, ganyan, umiiyak na siya. Tapos sinasampal-sampal niya po ako, ay ang bigat po ng kamay ng asawa ko. Talagang, tapos ngayon po, siguro, talagang, tsaka good thing po talaga yung asawa ko na pag-aralan sa barko, yung mag-revive. Talaga pong sinipiar niya ako, lahat talaga pong binawa niya. Tapos siguro, talagang bubuhayin po ako ni Lord talaga eh. Talagang may purpose pa siya. At gagamitin pa niya ako talaga to share the word of God. Marami pa po siya sa buhay ko. Nung patinag po, parang biglang nabuhay. Malabo po, nakita ko yung asawa ko. Rin, ganun, parang alam niyo po yung hirap na hirap siya, pagod, nabumutla, umiiyak. Na rin, ganyan. Sabi ko, pero ako conscious na po ako, pero hilong-hilo po ako. Sabi ko, ba't ganito yung asawa ko? Napaka-exages naman. Eh ganyan po talaga yan, exages po talaga yan. Sabi ko, binangungot lang ako, gano'n na. Tapos yun na po, nung pong sa kama, pag-upo ko, sabi po ng asawa ko, rin, mag-pray tayo. Nag-pray po talaga kami, talaga mag-pray po kami ng pray. Tapos ako, sinabi ko, nung po Lord, maglilingkod ako sa'yo, Lord. Hindi ko na po talaga makakaya. Kasi alam niyo po yung parang namatay kayo na nawala na yung flow ng dugo niyo. Lahat hinahina po ako. Hindi po talaga ako makagalaw. Hindi ko alam kung mabubuhay pa ako. Ganun. Tapos nung nasa emergency na po ako, tinakbo na po nila ako. Hindi pumasok po na isang naka-PPE, naka-face mask, ganyan. Sabi niya, kumusta? Sabi ko, mabuti po. Ano pong nangyari? Kasi po ganito po. Ganun. Pagdilat ko, pero baka ganda naman ng doktora na to. Sabi ko, pagdilat ko po yung anak ko po si Aryan pa. kasi baka po inisip ni Aryan, ano ko nung kasi mami, parang nawala na sa sarili, parang gano'n. Hindi ko po talaga alam. Tapos ngayon po, nung may mga series of blood tests po ako, gano'n. Ang result po talaga, talagang normal po yung mga lab tests ko. Yes, amen po talaga. Ngayon nung normal po yung lab test ko, sabi po nung doktora, kinausap po kami na pwede daw po ba ako ipag-aaralan nila ako sa ICU ng 3 days. Eh yung maisip ko na po lang po na 100,000 per day sa ICU. Nagumakas na po ako. Kasi isip ko lang po, diba ang lakas na naman, yung conscious naman ako, bakit dadali naman ako? Siyempre si Anya na naman po gagastos. Hindi,
nagpapa-ICU po ako kasi nung time naman po na yun, nahihilo naman po talaga ako. Gusto ko rin po, pero sabi ko kayo na po, Lord, ang ano, bahala sa magiging decision. So, praise God po, hindi naman po ako hinayaan ni Lord. Na, kasi kung na-ICU po ako, baka patay na po ako ngayon. Sa totoo lang po, kasi ang hirap po talaga sa ICU, yung kakapitan ka ng mga tubo-tubo. So, kasi request pa po ako ng MRI. So, siyempre nung MRI po, nung kinukuha ko po yung result, pray din po ako ng pray, Diyos ko, Lord. Sabi ko, kung kinakailangan po, magte-testimony ako sa mga, mag-i-share po sa mga tao yung nangyari sa akin. Ganun. Gagawin ko po, Lord, talaga. Yung po, tapos nung nakuha ko na po yung result nung ano, nung MRI ko, okay naman po, praise God, talaga.